First of all, i-congratulate natin si Coach Tim Cone, ang bagong Gilas coach. Ang topic natin, di ba may kwentong Yang Yao, may kwentong Tim Cone naman. Ay, ikaw pala may kwentong Yang Yao ka. During semis yata, Araneta Coliseum. Every shooter, pag tumira ka Jay, pag alam mo pa shoot niya, alam mo na pa backpedal ka going back on defense. So paatras ako. But si Yang Yao was on his spot, the usual spot. Di ba? So if ito yung court, nandito siya sa bench, patira ako, paatras ako, then it was his way of protecting me, pero nakaangat yung siko, natamaan ako dito. Inayos ko muna buhok ko, bako, but tinamaan talaga ako. You know what? He was suspended the next game. Pero ang question ko sa'yo, yung tinama sa'yo, masakit ba? Masakit din dito, pero sinabi nila na arte, pero kung makita mo, Pagdaan, itong si Coach Yang Yao at si Dodon Odeveros, Miguel Beerman, claiming that they saw an elbow thrown by Coach Yang Yao. In a ball game such as this one, at yun naman, si Coach Pidarecho naman ngayon. Hindi ang pinipigilan ng referees against Coach Yang Yao pa rin. Impact talaga na pwede kang bumagsak. At sa sapatos ko na madulas. Pero yung moment na yun, kay siyempre Coach Yang Yao, kilala naman natin si Coach Yang, di ba? Nagalit ka ba? You know what? Yung gano'n na yan, hindi ako nagalit. Nadala ko sa campaign ko. During campaign, mas worse pa. Oh, no? Tama, no? Kasi, in fact, like ako, ito Jay, pag tinitira ka, that means you're a threat. That means pinagandaan ka. So, ganun din sa politics. Piling mo na, kuha mo. I would never say politics. Ganun din public service. Hindi politics, public servant. Yeah, public okay, service. So public servant. Hindi ako nagalit. In fact, I feel good. Kasi magaling pala talaga ako kasi natitira ako even the coach. If you're a threat, that means you're doing good. So in life, yung lesson learned dun, if titirahin ka ng kalaban, ibig sabihin may threat ka sa kanya. Yes, you're a threat or you're doing good. By the way, nanonood si Coach Yang. Anong message mo sa kanya? I love Coach Yang kasi alam natin yung mga players na yan from his team became the star players of another team, Cyrus. Of course, Lordy Togarde, sumikat dyan, sumikat sa amin din. Who are the other players na after kay Yang Yao became excellent players or standout? Si Jerwin Gaco pumunta doon. If ako pumunta doon, yeah, so never mo na experience maging coach si Coach Yang? Never, never. But you know what? He's one of the nicest guys off the court, Jay. Sai Warba, tinatakot, tinitest ka. Even his players, tinitest niya. Much more from the opposing, ano? May puso ba tong player na to? Di ba? Kwentong Yang Yao. Yang Yao na naman. Yang Yao. Yung mga... Yung G. Yang... Yang Yao. Yang Yao. Kwentong Yang Yao. Yao, very good. Yung mga pilam, sinabi kay Chris Ross, monkey. Siyempre, yung mga pilam na pipikon. Hindi ako makakomment. Hindi ko nakita ka talaga at hindi ko narinig. Eh. Nagitimin ko si Chris Ross. Ang sabi daw kati sa mga import, hey, monkey! ang problema sa mga pilam, hindi nila kilala si Coach Yang na mahilig siya mag... Asar. Ang problema ni Coach Yang, hindi ko pa lang sure, hindi pa ako lumaban eh. Ngayon, siyempre, hindi ka naniniwala ang pangit ka, naniniwala ako bang pangit ka? Actually, hindi mo maririnig yan during the course of the game, Jay. Eh, minsan tahimik. Minsan doon sa tahimik siya sumisigaw. Yes, naman. Alam niya kung paano. Hanggung! Mga ganun siya. Sa referee yun, sa referee yun. Hindi, sa akin niya sinigawan niya ako. Sabi niya sa akin dati, nung rookie year ko, "My Robert, bakla ka!" Coach Yang, kung nanonood ka, we love you. And I think isa sa Coach Yang na greatest of all time na naging coach ng PBA. For me, ah, isa. One of the... Alam mo, isa sa naging goal ko when I entered sa government was katulad ni Coach Yang. If I represented our district, Congress ako, then I would still be connected with the PBA. Right now, I'm still connected with Phoenix, one of the consultants, but I'm based in Cebu because I'm a counselor. If natuloy yun na nag-congress ako, then pareho ako yung coaching. Isa yung ano ko na you're still passionate about basketball, but you're still serving your constituents being a representative of the district.
Hintayin mo yung Kong JJ. Si Kong JJ nang bala sa gilas natin yung program. Meron kaming Coach Team Con. Siyempre, Coach Team Con naman tayo. Hindi mo siya naging head coach? Yeah. Si Team Con? Wala kang kwento na about Team Con. Jay, may kwentong Team Con ako. Pure Foods Day namin. Siyempre, Ryan Gregorio, head coach namin. Tapos, pinalitan siya ni Coach Team. Dahil tinalo ng Pure Foods yung Alaska, sabi ni Coach Team, if you can't beat them, join them. Kaya lumipat si Coach Team sa Pure Foods. Kasi that time, yan yung moment na natalo namin siya, 4-0 eh. Pinor-0 namin si Coach Team, right? Lumipat si Coach Team sa Pure Foods. Pinalitan na Bimig. So, Bimig yung team namin. Galing akong ACL nun, syempre. Kinakapa ko pa yung pagbalik ko, di ba? Nakuha ko na yung movement ko and everything. Si Coach Team, nagpa-practice kami. Preparation for the new season. Na-late si Coach Team. Na-late siya, Jay. Mga 30 minutes late. Dumating si Coach Team. Eh, knowing me, ako yung pinakamakulit sa group. Sabi ko kay Coach Team, Coach Team! Coach Team! Coach Team! Yeah, what's up, Rico? Sabi niya ganun. Coach, you're late. Sabi, oh, sorry. Sabi niya. You treat us pizza, Coach. Na feeling ko na na-offend si Coach Team dahil nasa group, nasa huddle eh. So, isang offend yun. The next couple of days, nag-training kami ng triangle. Yung James Yap, di niya makuha. Di ba? Pidge, ikaw nandun, di ba? Pidge, naalala mo yun? Wala ka pa nun. Bagong lipas si Team. Team Cone, wala ka pa. Yung James Yap, Gax, yung James Yap, di makuha yung triangle na play. Hindi niya talaga makuha. Tinuturuan ko. Problema, hindi niya rin alam yung triangle. Hindi. Tinuturuan ko yung James Yap. Ngayon, pagturo ko sa James Yap, bumalik uli siya dun sa, siyempre, di ba, yung triangle, yung mga movement. Pagbalik ni James Yap, mali ulit yung ginagawa ng James Yap. Sabi ni Tim Cohn, James! What are you doing? You're doing it wrong. Bumalik uli yung James Yap sa akin. Bakit mali yung ginagawa natin? Hindi, ulitin mo. Tinuro ko ulit kay James. Turo ko ulit. Pagturo kong ganyan, pagbalik niya ulit, mali ulit. Sabi ni Coach Team, why are you always doing it wrong? Tinuro ni James ako. It's Rico, Coach. Pala mali din tinuturo kay James. So pabalik-balik siya, mali yung tinuturo ko. Kaya pala nagkakamali si James dahil sa turo ko. After a few weeks, tinrade ako ni Coach Team. Ako rin, tinrading kita eh. Dinadama mo yung superstar. So Coach Team, I apologize. Actually, favorite na gusto ko sana naging head coach. Ito nga, ito ang proud moment ko. Si Coach Team, bawat game, merong best player of the bench. Binibigyan niya na sarili niyang pera na 500 pesos, di ba? Best player of the bench. 5. Teka lang. Ito, proud moment ko. 5 straight ako. Best player of the bench ni Coach Team. Naalala mo, nung tinrade ako sa Ginebra, pumunta ako sa practice nyo. Bago ako pumunta sa practice ng Ginebra, ni-award niya pa yung last na ano ko, best player of the bench. Binigyan niya pa akong 500. Tapos sabi ni Coach Team sa akin nung na-trade niya ako, good riddance. Rico. Eto na yun. Rico, I want to talk to you. So, nag-practice sila. Sumama ako sa labas ng Ronak, dun sa may hagdan. Rico, I really want you to be my player. I think you are special. But the management decided, it is not my decision. Sabi ni Coach Team sa akin, syempre na-proud ako. Sabi ko, wala ka? Hindi. Kasi, si Coach Team, siya magdi-decide ng gusto niyang team. Di ba? Ikaw, knowing Coach Team. So, ano ang tawag doon? Okay. So, nakuking ako ni Team Cone. Pero okay lang naman kasi ayaw niya lang siguro masaktan yung pakiramdam ko. Masarap luto? Hindi masarap. So, congratulations Coach Team for being, ano, Gilas coach natin ngayon. We are proud. Oh, siya ang in-appoint ni ang bagong manager ng Gilas, Boss Al Chua. At ang owner, Boss Ramon Ang. Oh, wow. So, malakas na tayo lalo. Alam nyo ha, lahat ng hawakan na team ni Boss Al na champion. Alam mo yan. Yun lang sasabihin ko. Hindi lang basketball, ha? Volleyball. Oh, bro. Lahat ng nahihawakan ni Boss Al ng champion. So, congratulate mo si Boss Al, si Coach Team, saka si Boss Ramon. Yes, Boss Al, Coach Team, Boss RSA, congratulations on being the new handlers of the Gilas team. I know that you guys will do great things. We're just here to support you guys. And yeah, let's get to work, man. Let's make Philippines proud. Si LA,
coaching staff. Oh, nice, nice, nice. Ang Gilas ngayon kasama si Coach Tim. Yan, yan kailangan natin. Mga experience, ano, si LA, experience point guard yan. Maganda yung magiging insights yan sa mga other point guards that are gonna come in. For sure, we need a point guard. Like, di ba, sinabi natin si RJ, I think sa akin is a good pickup for the Gilas team. Abrientos. So, good luck sa Gilas team natin sa darating na ASEAN, new competition. Of course, Brownlee na naman yung naturalized natin. Siyempre, si Jordan Clarkson kasi, babalik ng NBA yan eh. Pupokus siya sa NBA career niya. Andiyan naman yung Justin Brownlee. Yeah, that's still a good pickup, man. I don't think we're losing anything. Justin's a great player. For me, he's an NBA caliber type player. So, yeah, I think we're gonna have a strong team. Hopefully, we can do better this time around. So, yun na po ang kwentong Team Con. Sana na-enjoy nyo. And congrats, Coach Tim. We love you. We miss you. Thank you for the experience. Coach Tim, you are amazing.